Kasama natin ngayong umaga ang Acoustic Princess ng Pilipinas. Siyempre. Hello, good morning. Yes, magandang umaga sa inyong lahat. Mm-hmm. And thank you for guesting me here. It's my first time to guest sa Pambansang Almusal. Yes. Yes. Sa Net 25 talaga namang sabi ko. Regular ka na namin nakakasama talaga. Siyempre, yes, nabibigyan ako ng chance palagi to sing for all of you. Si Princess parang yung tinaguri ang ano-ano, parang Taylor Swift ng Pilipinas. Yes, of course. Pero kaming may band. Yeah. Kaming gitara. Pero may band. Thank you. It's always flattering pag naririnig ko yun, di ba? Pero, niya ako kay Taylor Swift. Bakit? Di ba? Niya naman. Oo, may boses. Oo, may gitara din. Ganda, di ba? Yeah, thank you. It's always, it's always a pleasure, syempre, to be compared to Taylor Swift. Oh. Usually ba, Princess, ano yung almusal mo? Ako, usually tinatanong sa pang mga guests dito. Alam niyo dati, mahilig ako sa mga processed meat. Ayan, dati. Talaga? Dati. So yung mga, diba? Hot dogs. Ayan. Bacon. Ayan. Ganun. Mm-hmm. Ngayon, since syempre kailangan maging conscious na tayo sa health, diba? Lalo na sa pamilya namin, usong high blood, sakit sa puso. So everyday ngayon, cereal. Everyday. Cereal, milk, and juice, and coffee. Ayan, yun. Parang lungkot maging artista, no? Oo, pero buti nga ako nag-breakfast. Kasi ako kasi, for me, breakfast kasi is some na hindi ko pwede escape. Oo, kasi pag hindi ako kumakain sa umaga. Early parang, bird ka talaga. Oo, kasi nagigising ako everyday ng 6. Kinasabayan ko kasi yung usually kasi well. Kapag gabi, di ba yung kapag perform yung kanta, nagigising ka pa rin ng umaga. 6, gising ako ng 6. Tapos pag inantok pa ako, tulog ako ulit. Ayan. Pero usually, parang napapansin ko, parang ngayon, pag wala naman akong work sa gabi, kasi sa kanina naman ako nagbabar gig eh. So, usually na may chance ako matulog ng pinaka-late na yung mga 12. Okay. Pinaka-late na yun. Sa mga artist daw, Ate Jel, di ba? Usually sa mga gine-guest natin dito, challenge para sa kanila yung kumanta ng umaga. Nahihirapan ka ba talaga? Ako, fortunately, hindi. Hindi naman ako. Okay. Kasi yung mga kanta ko naman mga Relax. Hindi man ako bumibirit. Actually, parang hindi naman ako nag-vocalize. Pero masama ata yun talaga. Pero nasa family niyo yung ano? Yung pagkanta? Yes, yung panghilig sa kanta? Oo naman. Pero sa mga kapatid ko, kasi puro lalaki yung kapatid ko, ako na talaga yung malakas ang loob na kumanta. Talaga, kaya ka princess. Kaya princess, only girl. Pero hindi ako bunso eh. Mayroon pang sumunod sa akin ng isang lalaki. Sabi ko sa daddy ko, paano ako na naging babae? Ito si Christopher. Sabi niya, hindi ko naisip yun. Pero yun. Pero strict ba yung mga brother mo sa'yo? Yung dalawang kuya ko. Yung dalawang kuya ko. Oo. Kasi ang tanda nila sa amin nung youngest brother ko, mga 10 years eh. So, oo. Parang ano, pero pinaka-strict daddy ko. Si daddy syempre. Yes, diba? Walang tatalo. Oo, di ba talaga? Uh-oh. Pero princess, bata ka pa lang ba? Hilig mo ng kumanta? Oo, ang tawag. Ilang taon ka? Disusi nga tawag ko sa sarili ko kasi minsan. Oo, promise kasi, di ba, alam niyo yung pag, di ba, yung parents natin, pag bata tayo, pag kunyari, may bisita darating, di ba, okay. Minsan. Kahit Saturday, may darating na bisita mga 8 or 9. Tuto ko sa nila. Oo, gigisingin ako. Taga-aliyo. Tulog pa ako, gigisingin ako. Princess, gising na. Bakit po? Kakanta ka. As hindi ba ako naghihilamos? Hindi ba ako nag-ano? Talagyan na nila yung tape. Dati tape ba yung tape na minus one or multiplex, di ba? Tapos kanta na. Ayan, kanta na. Taga-aliw na mga bisita. And aside from guitar, do you play other instruments? I used to play the violin, but I can't anymore. Sayang nga eh. Yun. Back in college, nagba-violin ako sa orchestra namin sa Lasal. And ano pa ba? I used to play the piano when I was younger, pero mas nagustuhan ako gitara Parang dali-dali kasi anytime, no? Ang big-big na piano, lalabas ka, di ba? Parang naging pet yung gitara. Saka dati, di ba, dati nung uso yung brown out. Bata pa ako nun eh. Pero yung kuya ko kasi mahilig mag-gitar. So, yun, pag brown out, wala kaming magawa. Song hits pa yung uso nun eh. Dari, so, kuya mo yung nagturo sa'yo? Kuya ko, kuya Larry ko. Nanonood ka, kuya, ayan. So, yung nagturo sa akin. Pero, so, nag-start ang career mo sa dito sa music industry, what year? 2009. Mm-hmm. Saan ka so, na-discover unang-una? Viva ang naka-discover sa kanya. Si Tita Sherbet, Tita Sherbet Ilacad, may manager and may producer, si Tito Sunny Ilacad, mag-asawa sila. Pinresent nila yung isang CD ko sa Viva kasi I used to record mga generic na CD na walang name, walang face, yung mga pang-coffee shop, ganyan. Na cover CDs dati, may Bossa Nova pa, tas acoustic din, ganyan. So, yung isang album na ginawa ko for them, binarinig nila kay Boss Vic, Del Rosario.
Hindi na ako pinaalis. Pinasign ako ng contract agad. Agad-agad. Agad-agad, di ba? Pero usually, acoustic ang genre mo. Acoustic talaga. Since nagustuhan naman nila yung demo ko nga na CD. Basta, March ako si 9. March 2009. Tapos, naglabas kami ng album. Oh my God, parang June. Ang bilis, di ba? Tapos, lumabas na ako ng ASAP ng mga August, September, ganyan. Yun nga, sabi ko nga, nasabi natin yung career niya talagang from the start, di ba, talagang tinanggap sila, tinanggap ka agad. Yung boses kasi ni Princess, ano, parang pang coffee shop lang, pang date-date lang, di ba? Yung mga dito, mga nag-date. Hindi kasi, for me kasi, ang dami naman talaga na singer na kapareho ko na relax-relax ang boses, di ba? Siyempre, ang mga diva, marami din, pero bihira talaga yung malinis kumanta na diva, di ba? Eh, mahirap kasi yung singing na yun. Pero yung style ko ng singing, napakadali. So parang anyone who likes to sing and talagang may lakas ng loob, kayang-kaya. Ganun. Feeling ko ang swerte-swerte ko talaga na napigyan ako ng chance to have an album, have a career in singing. Kasi iba talaga yung hobby mo lang talaga, tapos nagiging trabaho mo siya. Kasi hindi talaga para siyang hinitrabaho. Talaga enjoy ka lang, di ba? Oo, enjoy talaga. Tama. And speaking of your album, ito na. Ang sixth album mo. Ito. At yung kinanta mo ay part ng sixth album mo. Yung kinanta mo ang title ay Tampo. Tampo. That's an original composition. Yes, it's an original composition. Ako po nagsulat ng kanta na yun. So, ang swerte ko lang na napayagan ako ng Viva na isama siya sa album na to. And of course, it's my first OPM album. So, pwede mo naman sa amin, bakit Tampo? Tampo. It's actually based on personal experience. May pinagtatampuan ka. Like, alam niyo kasi dati nung bago pa lang kami ng aking husband. Ng aking minamahal. Yan. Diba? Siyempre, pag early in the relationship, medyo maarte-arte ka. Correct. Yung babae talaga maarte. Kulang sa pansin, diba? So, parang feeling mo, may makalimutan lang siya na mansarinyo or minsan, ka agad. Or parang may makita ka lang may tinin na siyang babae, ganyan, tampo na agad. So little things na lumalaki dahil doon. So it's, for me, yun yung mga early stages ng relationship namin. Pero syempre, nag-mature naman, diba? So yung mga tampuhin dyan ng mga girls, or minsan kahit yung mga boys tampuhin. Walang mga girls dito, mga boys. Pero usually, alam mo, mas matampuhin daw ang lalaki. Actually, emotional lang ang babae. Feeling ko kasi ang lalaki minsan lang magtampo. Kaya parang mas nakakatakot, diba? Kasi ba natapos sila, kasi ibig sabihin natin hindi talaga. Parang kasi dating hindi sila affected. Yung ibang babae nagtatampo kasi parang dead ma yung... Correct. O next time gawa ko dead ma. Pero deep inside. Actually, meron ako ka na dead ma. Dead ma na sinulat ko dati. Ayun. Pero saka ayoko yun. Sige. Anyway, Princess, do you have any regular shows and gigs? Sundan ka na atin mga friends. Yes, I'm active on social media. So for my schedule, you can check my Facebook page. It's facebook.com/princessvelascoofficial. On Twitter and Instagram, it's Princess Velasco. And of course, on August 22, I'll be at the library in Metro Walk. And August 28, Sir George World Manila. September 21, in Lawag, Centennial Coliseum. Princess, do you have any message doon sa mga fans mo? Yan, yung mga OJT na yung mga cameraman dito. Mga fans din sila lahat-lahat. Talaga? Mga OJT, hello sa inyo. Mga cameraman, hi. O, diba? And of course, sa lahat po ng mga viewers natin, maraming salamat po sa pagising ng umaga. Of course, pagising ng maaga at panoorin po kami dito, diba? And sana nagustuhan niyo po yung aking kanta. And again, sa mga matampuhin dyan, yon, grab a copy. Grab a copy. Invite them to grab a copy of your of album. Of course, yes. My album, 6th album from Viker Music. It's Acoustic Princess OPM. It's only 280 pesos, available at all record bars nationwide. You can also download it on iTunes and mymusicstore.ph. Yan. Supportahan niyo po OPM. Thank you so much, Princess. Thank you so much for having balik me. Balik ka. Yes, thank you so much. Nadala ko ng pagkain. Ayan, tama. Yung pagkain breakfast. Yung breakfast yes, ni Princess. Yung ano, healthy diet. Nagluto ka rin ngayon. Nagluto ka na. Oh, nagluto ako. Ayan, doon ako bumabawi sa lunch yan. Doon ako malakas kumain. Ayan, abangan natin yan. Pagbalik ni Princess, may dala siyang food. May dala siyang breakfast. Thank you so much. Thank you. Of course, mga kapambansang almusal, isang umaga na naman ang naihatid ni Princess, of course, sa atin dahil bukod sa napakaganda, napaka-talented pa na artist. Huwag kayong alis dahil magbabalik pa rin ang paborito ninyong morning show, Pambansang Almusal. Thank you so much. Gets na gets mo talaga ako.